Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo nang may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Diyos at nasa langit at walang itinatangi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos na magbigay ng payo sa mga mag-asawa, ipinagpatuloy ni Pablo ang pagbibigay ng payo sa iba pang miyembro ng pamilya. May payo siya sa mga anak at sa mga magulang, sa mga alipin at sa mga amo ng mga alipin. Ang mga alipin noon ay considered na miyembro ng pamilya. Ang payo ng mga anak ay maging magalang at masunurin sila sa kanilang mga magulang. Ito rin ang ikaapat na utos ng 10 utos ng Diyos. Ang utos na ito ay may kalakip ng pangako. Kung magiging magalang sila sa kanilang mga magulang, bibiyaan sila ng Diyos at giginhawa sila sa kanilang buhay at hahaba ang buhay nila. Ang mga magulang may tungkulin din sa mga anak. Huwag nilang masyadong pagalitan sila at maghihimagsik sila. Kung sa atin pa, igalang ang kanilang children's rights. Huwag silang gawan ng violence. Kasama na dito ang physical, verbal, at emotional violence o abuse sa mga anak nila. May isa pa silang tungkulin na madalas ay nakakalimutan ng mga magulang na palakihin sila sa tuntunin at banal na aral ng Panginoon. Ang slavery noon ay bahagi ng sistema ng buhay, kasama ang mga alipin sa mga pamilya. Ang payo ni San Pablo sa mga alipin na Kristiyano na maglingkod sila sa kanilang mga amo na Kristiyano ng buong puso. Ituring nila ito na paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag maging pakitang tao lang ang paggawa ng gawain nila. Gagantimpalaan din sila ng Diyos sa bawat mabubuting ginagawa nila kahit na sila ay alipin. Sa mga amo naman ng mga alipin,
maging mabuti sila sa kanila at huwag maging malupit. Tandaan nila na kasama ng kanilang alipin, pareho silang alipin ni Kristo at sila'y walang at siya ay walang itinatangi. Ang lahat ng mabuti ay kanyang ginagantimpalaan at ang lahat ng masasama ay kanyang pinaparusahan. Ginawa man ito ng alipin o ng malaya. Sa ating mga relationship sa pamilya, ang bawat isa ay may tungkulin. Maging maayos ang takbo ng pamilya kung ginagawa ng bawat isa ang kanyang tungkulin. Kaya kahit na ang mga bata at mga alipin, kahit na ang mga magulang at mga amo ay may tungkulin. Bahagi ng tungkulin ito'y igalang natin ang bawat isa. Kaya kahit na ang magulang ay dapat maging magalang sa kanilang mga anak. Ang amo rin ay maging magalang sa kanilang alipin. Sa ating panahon, kinikilala natin itong human rights. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, may human rights tayo na dapat igalang ng ating boss, ng ating teacher, ng mga pulis, ng mga nakatatanda. Ang basya ng human rights na ito ay lahat tayo ay galing sa Diyos at mananagot sa Diyos. Kaya dahil sa ating takot sa Diyos, igalang natin ang bawat isa. Salamat o Diyos Ama sa aming pamilya. Ipinaubaya ko sila sa iyo. Tulungan po ninyo ako na sila ay mahalin at ibibigay ko sa bawat isa ang nararapat na paggalang. Ilayo mo po kami sa anumang kasamaan, lalo na sa kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.